Sa unang tingin, aakalain mong basura ang nakasabit na plastic sa gate na ito sa Barangay Tango, Bacolod City. Pero nang lapitan ng may-ari ng bahay, laking gulat niya nang makita ang isang babaeng sanggol. Inireport ito sa pulisya at Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng Senyor Santo Niño Humang Sanggol na tinatayang dalawang araw pa lang. Siya ang 38 batang inaalagaan ng Blessed Virgin Missionaries of Carmel. There's something that we have to study, we have to be cared, we have to be concerned about. Nanawagan naman ang mga madre ng tulong dahil malnourished ang inabando ng sanggol. Sa Cagayan de Oro City, napigilan ng tangkang pagdukot sa 2 taong gulang na bata. Kwento ng ina nito, kasama niya ang anak sa pinagtatrabahuhang kantin. Paglingon ko, wala na sir. Di, sabi ko, asa man di ay? Yan siya nga. Gikuha atong duha ka babae, atong magtiayon din na, atong nagkape. Kaya tumakbo kami palabas. Hinabol at inabutan niya ang 2 suspect na tingin niya ay magkarelasyon. Inaresto sila ng responding police. Allegedly, binibenta daw po nila yung bata sa mga foreigners. Bukod sa student ID at ilang gamit ng bata, may nakita ring cheque na nagkakahalaga ng 75,000 pesos sa gamit ng mga suspect. Inaalam kong nawawala rin ang batang nasa ID. Walang pahayag ang lalaking suspect, habang itinanggi naman ng babae na dinukot niya ang bata. Desidido silang kasuhan ang ina ng bata. Sa police patrol car ng Tagkawayan Municipal Police Station na inabutan ang panganganak ang isang ginang. Ayon sa mga police, mula Tagkawayan, pinalipat ang ginang sa mas malaking ospital. Pero dahil nataong walang ambulansya, nag-volunteer silang dalhin ang ginang sa Naga City. Pero nasa bayan pa lang ng Lupi sa Camarines Sur, napaanak na ang babae. Ligtas at malusog naman ang lalaking sanggol. Mga baso at mangkok na gawa sa kawayan at baon ng niyog ang makikitang gamit sa kantinang Bulata National High School sa Kawayan, Negros Occidental. Zero waste daw ang kanilang konsepto, kaya tanging mga biodegradable, indigenous at reusable materials lang ang maaaring gamitin doon. Malikhain na, makakalikasan pa raw ang mga ito. Darlene Kai, GMA News.